naalala ko na lang sa aking kaisipan ay yung aking araw ng sweldo. Yun na lang ang naalala ko. At saka ano pa ba mga naalala ko? Naalala ko kapag yung magpapadala ako ng pera sa Pilipinas. Yun ang talagang hindi ko makalimutan. Ewan ko ba, kailan kaya mawawala sa isipan ko ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas? Wag naman, Tita Roda, di ba? So, yun na lang ang kasiyahan nila. At yun ang aking responsibilidad. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito na naman si Tita Roda. So guys, meron ako dito mga boxes na puti sa aking table. So, i-share ko sa inyo guys kung ano ba yung aking Christmas ornament for this year. And ilalagay ko siya dito sa aking Fida leaf tree. Ito yung gagawin kong Christmas tree. I know guys, anong pecha na ba? Maski pecha, hindi ko na rin alam. Basta still, meron ako ditong white Christmas ornaments. And meron akong 5 boxes dito. And then papakita ko sa inyo guys ng malapitan kung ano nga ba itong brand na aking Christmas ornament. So, eto siya, guys. Ayan. O, diba? Bongga. Bongga ang Tita Roda, Pandora. Diba? To the highest level ang Tita Roda. Christmas ornament lang is Pandora pa, diba? So, eto ang kwento niya, guys. Ganito yan ang kwento. Kasi, bumili ako sa Pandora ng ring. And mapapansin nyo dito guys, ipapakita ko rin. Ayan, meron siyang maliit na tag. And nakalagay dyan is Pandora 2018. Imagine, 2020 na Tita Roda. Oo, 2018 ko siya nakuha. Freebies lang to guys, huwag naman kayong ano. Hindi ako bibili ng Pandora na ornaments na sobrang mahal, diba? So freebies lang to nung bumili ako ng ring. So, eto ang kwento niya. Makinig kayo. Kasi baka mamaya tanungin ko kayo, hindi kayo makasama. So, eto siya. Yung bumili ako ng ring sa Pandora. And then, sabi nung sales lady, Pilipina siya, guys. Ate, sabi niya, bigyan kita ng Christmas ornament, sabi niya. Kasi freebies lang naman. Okay, sabi ko. Not bad, diba? Sabi ko, walang masama, free lang naman siya. And then, binigyan niya nga ako ng isa. Sabi ko, okay, maganda siya. And then, sabi niya is, ate, bibigyan pa kita. What? Bibigyan niya pa daw ako. So, ayan nga ang istorya, ginawa niyang 5. Ang gusto niya nga ang ibigay sa akin is 10. Sabi ko, wag na. Sabi kong gano'n. Yung 5 ay okay na ako, na masaya na ako doon. Alam niyo guys, ang anumang sobra sa buhay natin ay masama. Kaya masiyahan na tayo sa 5, sa 3, masiyahan na tayo doon, di ba? At saka, guys, ngayon ko nga lang ito gagamitin kasi napaka-busy kong tao. At saka, itong year na to 2018, hindi pa ako YouTuber nito eh. Hindi pa ako nag-YouTube kaya wala akong pakialam. So, ganito, ilalagay ko siya dito sa aking Fida leaf tree. Ito yung gagawin kong Christmas tree. Kasi guys, ayaw kasi talaga namin dito sa bahay ang mga made of plastic. Ganon, yung mga, kasi, alam nyo guys, diba, anumang plastic, kailangan talaga natin yung tanggalin. Lalo na sa buhay natin, yung mga plastic tinatanggal yan. So, kailangan natin talaga yung natural, yung totoo. Kaya mas maganda yung lahat ng gamit mo is lalo na yung mga ganito. Yung mga ganito, mga halaman, lahat siya is natural. May buhay, hindi siya plastic. Papakita mo naman sa inyo kung paano ko siya i-decorate dito, okay? So, dyan lang kayo guys, ha? So, ayan guys, akala nyo ha, tapos na yung aking Christmas decoration. Hindi pa kasi, meron akong natira na ribbon, so galing siya dito. And then, naisip ko na sayang naman, di ba, kung hindi ko siya gagamitin. So, ngayon, gagawa uli ako ng ribbon para naman na maging Christmas ornament siya. So, ayan, nagawa ko na siya. Ayan, magkahiwalay siya. Isang medium size at saka isang small size. So, ang balak ko lang is
Ayan, ganyan ang gagawin ko. So, papakita ko sa inyo kung paano ko din siya ginawa. Meron na siyang, of course, may kasama na kagad siyang ribbon, tie, panali. And ito yung ginawa ko kahapon na mga ribbon din. Ito yung natira kong ribbon dun sa aking Christmas decor sa labas ng bahay. Meron ko din kasi akong ginawang Christmas decoration sa labas ng bahay namin. So, hindi ko pa siya napapakita sa video ko. Pero guys, papakita ko rin sa inyo kung ano yung decoration ko. So, ang naisip ko is ilagay siya dito, di ba? So, di ba guys, maganda ba? Maganda ba yung idea ko? So, ganyan yung gagawin ko. So, ididikit ko na lang siya ng glue gun, okay? So, ganoon guys. Alam ko, ano pecha na ba, di ba? Wala, alam niyo, wala na rin ako minsan alam sa pecha eh. Basta alam ko na lang yung araw. So, ang araw ng pagpasok ko sa trabaho, pero yung exact date minsan hindi ko na talaga alam. At ang naaalala ko na lang sa aking kaisipan ay yung aking araw ng sweldo. Yan, ganyan. Tuwing ikalawang Biyernes. Yun na lang ang naaalala ko. At saka ano pa ba mga naaalala ko? Naaalala ko kapag yung magpapadala ako ng pera sa Pilipinas. Yun ang talagang hindi ko makalimutan. Ewan ko ba? Kailan kaya mawawala sa isipan ko ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas? Wag naman, Tita Roda, di ba? So, yun na lang ang kasiyahan nila. At yun ang aking responsibilidad, ang magpadala ng pera. So, ganyan siya. Uy, ang ganda. Ang ganda-ganda niya. So, sosyalin talaga ang tita. So, hindi ko alam kung mainit na ba yung aking glue gun. Oh, medyo mainit na. Alam nyo, ang paggamit din ng glue gun, ha? Ingat-ingat din. Lalo na yung ganitong glue gun. Medyo malaki kasi itong glue gun ko. So, ingat-ingat din. Kasi yung glue gun, yung glue stick, plastic to eh, di ba? So, ay, bakit nga ba ako may plastic? Kasi sabi ko lang sa video ko, wag gagamit ng plastic eh, di ba? Pero anyway, iba kasi itong plastic nito. So, wala tayong choice. Talagang ang glue stick is plastic. So, hayaan nyo na. Ito lang naman yung ating gagamiting plastic. Pero, as I said, ayaw ko ng plastic sa aking buhay. So, ganito siya. So, ganyan. Ooh. So, didikit na lang natin siya para mabilisan lang. Diba? Ayan, mabilisan lang na trabaho. Oo, diba? Kaganda. Hindi ko siya matanggal. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, hindi siya matanggal eh. So, pabayaan na lang natin siya.
dadating din ang araw, bibitaw siya, di ba? So, pabayaan ko na lang muna siya for now. Kasi ayaw niyang bumitaw. So, lalagay natin siya dito. Oh, di ba? Kasi nag-iisa siya. So, lagyan natin siya dito. Dito? No, mas maganda sa taas. Pero hindi ko na alam kung saan kita ilalagay. Siguro dito? Or dito? Siguro dito. Diba? Or dito? Mas mabigat kasi. So, baka naman mabigatan yung aking halaman. So, nag-iisip din ako ng... Ayan, dito na lang siguro. Nag-iisip din kasi ako na hindi masasaktan yung aking halaman, di ba? Kasi mabigat siya. So, baka kapag doon ko nilagay, ay may stress naman siya sa bigat. Christmas ornaments. Ayan. Thank you.